Hello mga kapamilya all over the online world. Jing Castañeda po. Maganda pong gabi. Welcome sa ating gabi-gabing kumustahan, gabi-gabing kwentuhan. Thank you po sa inyong suporta, sa inyong patuloy na pagtutok at ang lagi naman nating sinasabi at ipinapangako ay ang pagbibigay ng napakahalagang impormasyon na kailangan-kailangan po ng mga pamilya. Lalong-lalo na po ngayong panahon ng pandemya. Kaya hello sa ating mga Jingnatics, sa ating mga Team Maymay, Team Mayward, sa ating mga Darenatics. Hay nako, patapos na naman ang linggo. Thursday na po, napakabilis ng panahon. Before you know it, Pasko na. Hindi pala, undas muna. Pero bilis ng panahon na no, kaya kailangan ni sabi nga nila, namnamin, lasapin at... kumbaga, have time to smell the flowers. Ayan. Ngayon po, marami po tayong mga kapamilya na patuloy po, no, na ika nga'y nakikibaka sa pang-araw-araw dahil nga dito sa pandemic, dahil nga dito sa kawalan ng trabaho, dahil nga sa pagbaba, no, ng kanilang mga kita. Kaya sana po, patuloy po tayong maging matatag, no? Dahil importante po na patuloy yung ating tiwala sa ating mga sarili, tiwala sa Panginoon. At syempre po, sabi nga nila, no, pasasaan ba't malalampasan din natin ito? Tatag lang, tatag, dasal, no, dasal. Okay, so mag-ano muna tayo, mag-ibigyan natin ng patikim ang ating mga suki kung ano ang ating paksa ngayon. So kung nakita po ninyo ang ating inilagay sa atin pong Facebook page, ang ating announcements ay tungkol sa gut microbiota and obesity. Ang hirap yata i-pronounce ng microbiota. Ang hirap i-spell. At ano yung gut microbiota and obesity? Anong koneksyon ng dalawa? Naku! Kahit po mukhang mahirap ang paksang yan, huwag kayong mag-alala dahil kasama natin ang FNRI para ipaliwanag kung ano ito. Ano bang epekto nitong gut microbiota? Ano ba siya in the first place, no? So yan ang pag-uusapan po yan natin. Yan po ang ating pagkikwentuhan. O, pero bago ko pakilala ang ating eksperto, eto na. Magbati muna po tayo, bumati muna po tayo. At syempre, kumustahin ang ating mga nakatutok ngayong gabi. Simula na natin sa ating mga kapamilya na sina Joe, Patty Hernandez, Al Mark Anthony, si Luz Pando, ayan, sino pa, si Melvin Miranda. Hi Melvin, uy Melvin, pagdasal mo naman, meron tayong pinaplano, no, para mabuo ulit yung ating pamilya, no, ng mga volunteers. So please pray Melvin na matuloy. Sita Galit, all the way from Abu Dhabi, UAE. Ricky Rosal, Milagros Garcia, ayan, sino pa ba? Milagros Garcia, Melby Jaudian, Dinan, hi Dinan, si Dinan Aranya, ang atin pong kapamilya na dati po ay correspondent sa ating balitang Middle East. Luz Pando from Singapore, hello Luz, say bags from Brunei, ito yung mga suki natin. Clara Perez, Jennifer Torrio, Nancy Treyes, ang ating mga kapamilya forever. Oh, bago natin, bago bumitaw yung iba, no, minsan kasi, pag matagal tayong nag-i-intro, naku, magmarami tayong mga private message na, Miss Jing, hindi ka na po, start na tayo. Kasi minsan po, yung aming mga chikiting, humihingi ng gabay sa pag-aaral, kaya bumibitaw kami sa inyong kumustahan. O, sige, eto na, magsisimula na tayo. Si Rex Castante, Clara Perez, si Jessica GM, hello po, another informative topic. Uy, thank you ha. Nancy Treyes, syempre, Cheryl Custodio from Batangas. O, ito na. Pakilala na natin, ha? Ray Sawil from Cotabato City at si Luz Reyes. Pakilala na natin ang ating bisita ngayong gabi para po ikuwento sa atin itong ating paksang gut microbiota and obesity. Si Julia Gupat, ang ating pong science research specialist mula sa FNRI. Hello, Julia! Hello, good evening po. Magandang gabi good po sa evening. Morning. Thank you, Julia, for having the time to drop by at makipagkwentuhan sa amin. Ang hirap i-pronounce at ang hirap i-spell.
Nitong iyong paksa, ano ba yung gut microbiota? Tama ba? Microbiota. Tama ba yun? Apo, gut microbiota po. Ano ba yan? Ano ba yung gut microbiota? Okay, sige. Ipapaliwanag po natin ng bahagya. Ano itong gut microbiota? Ito nga, napakahirap i-pronounce. Kaya maganda na simplihan natin ito para higit na maunawaan nating lahat. Ano ho? So, alam naman natin siguro ho na mayroong mga mikrobyo. Nag-i-exist talaga sila. Everywhere. And ang ating din pong katawan ay mayroon din mga, sa simple terms, isang microorganisms at tinatawag natin pong mikrobyo. Ano ho? So, itong mga mikrobyo na to ay nabubuhay sila sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. So, mayroong isang grupo ng mga microorganisms na nabubuhay sila sa ating balat or sa skin. So, ang tawag natin sa mga microorganisms na ay skin microbiota. Okay. Naman pong mga grupo ng mga microorganisms na nabubuhay doon sa loob ng ating bibig, ang tawag natin doon ay oral microbiota. Mm-hmm. So, ano itong gut microbiota? Simple lamang po, ito pong gut microbiota ay mga grupo ng mga microorganisms or microorganismo or simply mikrobyo na nabubuhay sa ating gut or the human gastrointestinal tract. Ito po ay parang nagsimula dito sa ating bandang tiyan. Actually, malaki ang gastrointestinal tract natin eh. Nakikita nyo dyan sa drawing na ito ay essentially from the stomach hanggang kasama ang ating intestine. So, pababa. Okay. Itong gut microbiota or yung microbiota in general, is it the same as yung sinasabi natin good bacteria, Julia? Yes. Not necessarily parehong-pareho. Ano? So, gut microbiota is not essentially equal to good bacteria. So, maaaring mayroon ding mga bacteria na less favorable ang kanilang presence doon sa ating gut kaysa doon po sa iba. Okay. Pero ano yung difference ng microbiota sa ano to? Ang microbiota ba ay, you know, is it synonymous to microorganism? Yes. Is it synonymous to microorganisms? A group of microorganisms. Yes. Okay. Anong pagkakaiba ng microorganism sa bacteria? Okay. So, ang bacteria po ay isang uri ng microorganism. So, pag sinabi ng microorganism, maaari itong bacteria, virus, archaea, or eukaryota. So, kung maaalala nyo po, noong tayo mga high school, ito yung mga sa biology, ano ho, ito ang isa sa mga pinaka-challenging na mga sinasa ulo natin. So, ang bacteria ay isang uri lamang po siya ng microorganism. Okay, so yung microbiota ay halo-halo yan. May bacteria, yes, may fungi, di ba? May virus, pwede rin. But essentially, talaga pong ang naaaral pa lamang natin siya ay talagang, dahil karamihan naman po sa kanila, ay bacteria po, ang grupo ng bacteria. Okay, so ang tinututukan nitong ating paksa ngayon ay yung microbiota o majority ay mga bacteria na nasa intestine. Yes, at tiyan, no? Lower part of the stomach. Okay, bakit natin inaaral to? Ano namang connection nito sa ating mga katawan, sa ating kalusugan, sa ating nutrisyon? Oo nga po. Ano ho? So, inaaral natin ito sa ngayon dahil maraming pag-aaral sa mga nagsasabi niya, ito ay may kaugnayan sa nutrisyon ng isang tao o sa kanyang health. At ang diet ay primarily may kaugnayan sa ating nutrisyon. Kung ano ang ating pinakain, ito yung kumbaga ay nagbibigay ng enerhiya, ng lakas para tayo ay makapagpapuhay po ano. At yung mga pinakain natin yon, katulong po natin ang mga bakterya na nasa ating gut or gastrointestinal tract para kumbaga ay mapakinabangan natin ang mga nutrients mula sa ating mga pagkain. So, kung ang ating katawan lamang ho ang gagawa ng pagtunaw ng ating mga kinain or pag-extract ng nutrients mula sa mga pagkain, ay hindi ho ito kakayanin ng body parts itself. Okay. Organisms na ito ng mga bakterya ay nakakatulong further para lalo nating makuha, kumbaga, ma-extract natin yung mga nutrients na naandon
sa mga kinain natin. Yan po. Okay, Julia, before anything else, ha, may mga nagpa-private message dito. Ilagay niyo po yung mga tanong niyo dun sa comment kasi para makita rin ng iba, no? Baka they have similar questions. And please share our live streaming para po mapanood, no? Lalong-lalo na yung mga nangangailangan ng impormasyong pangkalusugan, impormasyong pangnutrisyon. So again, send us your questions ho, dito sa comment section, no, ng ating FB Live. And then Julia, itong impormasyon na binibigay natin, ito ba ay mas targeted sa kabataan, sa young professionals, sa mga adults, or sa mga senior citizen? Okay. So ito pong impormasyon na ating pinag-uusapan sa gabi ito ay makakatulong hindi po lamang para sa isang grupo ng populasyon. Ito ay kapakipakinabang sa halos lahat ng age groups po sa ng tao, ano ho, simula pagbubuntis, mula baby hanggang sa pagtanda. Napakahalaga na maintindihan po natin kung paanong ang mga microorganisms sa loob ng ating bituka ay nakakatulong para lalo tayong maging malusog. Mm-hmm. Okay, so itong mga pinapag-usapan natin ngayon, 'di ba? Sabi mo nga yung microorganisms tumutulong para ma-breakdown, no, yung ating pagkain. Ito ay importante, sabi mo nga, para makuha natin yung nutrisyon, no, na nasa pagkain natin. Pero bakit natin iniuugnay ito sa obesity o sa katabaan? Napaka-interesting po kasi ngayon na sa ating data na nakikita ng sa status ng nutrisyon ng mga Pilipino na pataas ng pataas ang or parami ng parami ang mga Pilipino na lumalaki, bumibigat ang timbang, tumataba in short, ano ho, ito po ay alam naman natin na ang obesity ay mayroong hindi magandang o hindi kaaya-ayang epekto sa ating kalusugan dahil ito ay nauugnay sa marami at iba't ibang uri ng sakit. So kung maiintindihan po natin kung ano ang role ng mga microorganisms na nasa ating bituka, paano ba sila makakatulong, paano natin ma-enhance ang mga good bacteria sa ating katawan at paano natin makukuha ang balanse, hindi pwedeng iisang grupo lamang ng bacteria na andun, ay maaari nating ma-modify ang ating eating habits, maaari nating i-improve kung ano ang mga dapat natin kinakain at pati na rin ang ating lifestyle. At ito ay maaaring makatulong sa atin na hindi tayo maging overweight o obese. Okay. Hindi tayo magkasakit. Okay. Yun bang katabaan, Julia, syempre alam naman natin na ito yung mga hindi na ano ba na natatransform, no, into energy, 'di ba? Kaya nasustore as fat sa ating katawan. Yes. Ano yung connection ng microorganism doon sa stored fat? Does it prevent stored fat? Okay. So i-simplify natin ng konti. Ano nga, bakit nga ba nagkakaroon ng obesity? Ano, bakit nga ba nagkakataba ang isang tao? So, may simple equation tayo dyan. Energy in should be equal to energy out. Sinasabi natin, kung gaano karami yung kinakain, dapat ganun din karami ang iyong ini-spend na energy. No? So, kung ang kinain natin napakarami, or more, a lot of calories we have consumed, and then ang ating activities naman ay medyo mababa, madalas lang tayo nakaupo, nakahiga, especially ngayon sa panahon natin na tayo ay madalas na nasa ating mga tahanan lamang, maaari tayong, malaki ang chance na tayo ay lumaki. Oho. On the other hand, kapag ka tayo naman ay kakaunti lamang ang nakakain at masyado tayong maraming iniisip, marami tayong masyadong ginagawa, ito ay maaari namang mag-lead into weight loss. So what is desirable is a balance po talaga. Okay? So ano ang kaugnayan? Ang tanong niyo po, Mami Jing, ay ano ang kaugnayan nito? So napag-tip ko rin po kanina na ang mga microorganisms na nasa ating bituka ay tumutulong para makapag-extract ng energy and nutrients from the food. Okay. So, because they have that ability, okay, noong unang panahon, kapag maganda ang presensya nitong gut microbiota dahil kakaunti lang ang kinakain ng mga tao noon. Tama ho, hindi pa, kumbaga katulad natin yung napakaramihan natin choices
Okay, noon eh, siya kaunti lang ang choice niya. Maganda ang presence nila kasi kumbaga ay nakakatulong para ma-optimize yung energy at pagkain na nasa, at nutrients na nasa pagkain. Sa ating panahon ngayon, napakarami nating pagkain, marami tayong fast food, okay. So, ang efficiency ng energy na ang efficiency ng pag-extract ng energy ng mga microorganisms, kumbaga nasasagad. The more energy that we eat, the more efficient they become and they extract and they extract those energy from the food that we eat. Kaya po ang lalo pong nagkakaroon o lumalaki ang chance natin na maging mabigat. Okay. Yung po ang nagiging kaugnay. Kumbaga may role sila talaga sa pag-extract ng energy. That's one theory that the scientists are looking into. Okay, so itong microbiota, saan ba 'to nakukuha? Julia, minsan pag ano no, lalo na pag nag LBM ako, sinasabi ng husband ko uminom ng Yakult, oh, di natin pina-plug ha. Tapos may isa pa eh. May isa pa. Ano yung isa? Ano pa isa? Dalawa siya eh. Ha? Ano na no? Meron din pong Delight ngayon sa market. Again, hindi po tayo nagpa-plug. Delight. Pero mas matagal na kasi yung Yakult, no? And then, may isa pa. I forget the term. Pero yun yung parang ano homemade. Yung ano tawag mo doon, Julia? Yung you grow the bacteria yourself. Anyway, nagaganon yung husband ko kasi. Parang natural fermentation. So pag masama pakiramdam niya, umiinom siya nasa ref. So iniinom lang niya yon, or yun nga pag ano, no, pag nag LBM or pag na antibiotics, no, pag uminom siya ng antibiotics, umiinom siya noon para daw bumalik, no, yung good bacteria sa katawan. So tama ba yung sinasabi niyang, of course he was referring to good bacteria. So anyway, hindi ko alam kung is it the same way for us to get this microbiota na binabanggit mo. Okay. So, in terms of antibiotics, may basehan po yung ginagawa ng husband. Ano ho? Kasi ang antibiotics po, ang purpose na talaga is to fight off the pathogenic bacteria. So, hindi nga lahat ng klase ng bacteria na nasa ating katawan ay nakabubuti. So, when we say pathogenic, ito yung harmful na naandun. So, ang purpose talaga ng antibiotics is to kill that particular pathogenic bacteria para gumaling ka sa isang particular na sakit. Ano ho? However, the problem with that is kumbaga ang antibiotic ay para siyang gulag. Hindi po niya nakikilala kung sino ang mas masama doon sa pagkain. So lahat ng bacteria na naandun po sa ating bituka ay kanyang lalabanan at papatayin kumbaga. So nadadamay lahat. Meron tayong collateral damage na nagaganap sa ating mga bacteria. Lahat po sila ay halos namamatay. So drinking probiotics after taking in antibiotics is ano helpful to replace those that have been lost or have been destroyed by the Okay, so itong pinapakita natin sa slide ngayon, Julia, ano ang ika nga synthesis no nitong slide na to? Okay, so ayon po sa maraming pag-aaral, in particular po ito ay mga pag-aaral na ginawa sa ibang bansa, no? Malaki ang impact talaga ng diet doon sa pagbuo ng ating gut microbiota. And that's logical kasi kung ano ang kinakain natin, hindi naman ang kinakain or sinisynthesize ng ating mga bakterya. No? Ang gusto na maintindihan, mayroong dalawang pag-aaral na ginawa sa Pilipinas na nakapublish kumbaga sa scientific journals ngayon. So, ito po dadalawa pa lamang at we hope that in the coming years ay dumami pa po ito para mas lalo nating maintindihan sa Filipino population. Ano ho? So, isa ay ginawa sa Leyte at ang nakita lamang po nila dito, gusto na malaman, may pagkakaiba ho ba ang gut microbiota noong mga bata na nakatira sa urban, kumbaga dito sa mga nakatira sa rural areas. Na pareho naman silang taga-Leyte, pero urban ang isang, isa ay rural. At ba ay may kaugnayan sa kanilang mga kinakain. Okay. At napag-alaman nila dito na yung mga bata na nakatira sa urban ay mas maraming fat and protein ang kanilang nakain. Kumpara doon sa mga bata na nakatira sa rural, I think common na ano yun, observation. But
of course, it would be nice to have a scientific evidence on this. So, anong mas healthy sa dalawa? Ang essentially, yung sinasabi ng study, ay mas maraming bacteroidase, isang klase ng bacteria doon, bacteroidase sa mga taga-urban, at sa kabila may Prevotella ciliae. So, mas healthy nga po dito ay sana ang favorable sana ay ang magkaroon ng balance sa mga ito. Walang, kumbaga, ay lamang. Walang mas abundant na grupo, kundi sana ay balance ang grupo. So, yun so ang rural ba? Mas ano? Ang rural children, mas healthy, lumalabas? Parang ganun na nga ho, Ma'am Jing, kasi okay. Sila ay mas maraming kinakain mga gulay at okay. Less kanilang so, fat and protein. Okay, so yung natural bacteria kasi, or yung microbiota pala, what do you call that? Yung natural sa katawan. Opo. Natural sa katawan, ito ay na-acquire natin mula pa. Ang sinasabi ng mga bagong pag-aari mula pa nila sa tayo ay nasa tiyan ng ating nanay. Kumbaga na-invade na pala doon pa lamang ang ating gut. Okay. Sige. So habang chine-check natin yung next slide, o basahin ko lang yung ilan sa mga shout out at comments dito, no? Nako, yung ating mga kapamilya, ang daming mga comments. Teka ha, itong ating si Leticia, ayan, si Al Mark Anthony, nabasa natin kanina, Cheryl Custodio, si Ren Sawi, Luz Reyes, Leticia Tafalia, Evelyn Sudario, Criselda Reyes, Lu Retulia from Surigao. O si Nancy Reyes, mahina daw yung kanyang ano, internet. Okay, ito may tanong dito. Hello po, good evening, Miss Julia from Abu Dhabi UAE, si Sita Galit. And then may question dito. So ibig sabihin po ba, mas maraming gulay ang kainin, mas marami pong microbiota? Okay. So ibig pong sabihin ito, pag mas marami tayong gulay na kinakain, mas malaki ang ating chance na i-enhance ang presence ng good bacteria. Because remember, meron pong mataas po ang fiber ng mga gulay natin. At ang fiber ay isang natural prebiotic. Isa po siyang nag-i-enhance kumbaga ng pag-grow ng ating bubuting bacteria sa katawan. Okay, next si... Nabubuti talaga po ang gulay. Okay, next si... si Melvin Miranda, sabi niya, sana mabuo muli, no, yung ating Salamat Doc family. Si Herman Dahay, Emmy Patron, si Ricklin Rosal, Bitsy Paradela. Ito, may question dito. So, mas marami pong gulay, mas maraming microbiota, ibig sabihin, mas payat po tayo at mas healthy. Tama po ba? Tama ba yun, Julia? May katulad po ng sinabi ko, the more vegetables that we eat, the more... kumbaga, ang chance natin to increase the good type of bacteria is higher as well. At syempre, mas healthy po pag ganun. Okay, next si Falcotilia Babes, Lucila de la Cruz, si Maria Idelia. Oh, sabi niya, oh, si Eden pala to. Bakit Maria Idelia pala real name ni Eden? Julia, ikaw Eden ah. Si Eden. Hi daw. Okay, si Sita Galit, very good discussion, interesting, on microbiota. Imelda Tibre, ayan. Victor Alfonso, Tata Lombrino, Linda Ilaw, Criselda Reyes. O, magandang tanong ni Criselda. Kapag hindi natin minunguyan ng mabuti ang pagkain, bali ang mga bacteria na nasa ating tiyan ang dudurog dito. Tama po ba? Tama ba yun? So, sa ating bibig ho, meron ding grupo ng bacteria. Ang tawag nga doon ay oral microbiota. Sila naman ang tumutulong para, kumbaga, ay madurog ang ating mga kinakain na pagkain bago ito muling durugin doon sa loob ng ating tiyan. At hindi pa po namin ito na pag-aaralan, ma'am, pero para nakikita ko naman po ang logic na kapag ka hindi mo kinakain, minumuyangan ng mabutang iyong pagkain, the more effort, kumbaga, ang gagawin ng ating mga microbiota sa loob ng ating butuka para ma-extract nila yung nutrients kasi hindi sila, kumbaga, na-process initially sa ating ano. Pero we have to look into the scientific evidence for it. Biology, okay. Parang ganun niya ako. Oo. Hindi, butit sinabi mo yun. Kasi may, hindi ko alala kung sino yung na-interview ko, no, na
sinasabi nga na the longer it takes you to chew your food, the thinner, di ba? The more likely, no, na payat ka. At ito ay dahil din sa yung signals from the stomach, di ba, goes to the brain, they go to the brain. At ang feeling nung utak, no, ay busog ka na. Kasi, di ba, nadadigest yung pagkain. So it takes, because it takes you longer to chew the food and to digest. So yung pakiramdam mo, busog ka na. Unlike kung lantak ka ng lantak, di ba, Julia, no? Bilis lumuya, lunod na lunod. So by the time maramdaman mong busog ka na, marami ka nang nakain. Kaya, so I think yun yung scientific, yes, ano doon, no, basis. Meron po tayong hormone na pinoproduce din sa ating pancreas. Ang tawag naman na ay ghrelin, siya yung nagsisend ng signal. Kumbaga sa ating brain, nagsasabi siya na, tama na, busog na ako. Tama po yun, kung sobrang bilis ninyong kumain, ang dami-dami nyo nang nakain bago siya makapag-send ng signal doon at nagsabing, tama na, ano ho. So, it takes about 20 minutes bago siya makapag-send ng signal sa ating brain. So, medyo ang pagkain natin, i-enjoy natin ang bawat pagmuya at pagsubok. Correct, oo. Kaya ako po ano ha, sabi nga nila living testimony. Kasi ang bagal ko kumain, Julia. Kaya sinasabi nung aking mga kaibigan, kaya kapayat, ang bagal mo kumain. Ang bagal talaga ako kumain. Ginunguya ako mabuti at saka kumbaga yung iba tapos na, nakatayo na, ako kumakain pa rin. Kaya pag nagko-cover kami nun, yung mga cameraman ko inip na inip sa akin, paano nakadalawang plato na sila? Ako hindi ko pa nauubos yung kanin ko So, ayan, di ba? So, ano yan? Testimonial yan, di ba, Julia? Okay, at ito, si Urbina Campos, Hilda Hechanova, si Kay Ina, Griselda Reyes, ayan. Tapos, sabi ni Donna Christine, how did you assess the effect of diet in your study? Okay. Doon po sa isang slide na pinakita natin kanina, ang isang study doon ay... How did you assess? Okay. Ang isang study po doon ay ginawa ng isang grupo ng mga mag-aaral sa university po. Ano, isa doon ay sa grupo po namin. So, basically, ang pag-assess po ng diet ay gumagamit tayo ng tool, the food frequency questionnaire. Tinatanong po. Ang gut microbiota, kumbaga hindi naman siya, nag-shape siya ng long-term diet eh. Kung anong madalas mong kinakain, yun ang nagbibigay buhay at nakakapag-enhance ng growth ng isang uri ng bakila. No? So, para ma-assess natin ang usual or long-term diet ng isang tao, gumagamit po tayo ng food frequency questionnaire. Tinatanong po sila ng ating mga trained registered nutritionist dietitian para malaman kung ano po ang kanilang madalas na kinakain. Gaano ito karami. And then we compute that para malaman po natin ang kanilang nutrition. Okay, so si Luz Biminda Olarte, sabi niya, stay safe always. Very good discussion with gut microbiota o bacteria sa chan. Thank you, Jing. Thank you, Julia. Annalisa Denaga, Lina Ho. Good evening po. Ang ganda ng topic natin. Ask ko lang kay Ma'am Julia kung bakit pag nakakakain ako ng hilaw, like pipino, hilaw na kamatis, sumasakit ang sikmura ko. Ano po ba? Bakit po ba ganun? Julia. So, ang pagkain po ba niya ng hilaw na pipino ang siya lamang dahilan ng kanyang pananakit ng sikmura? So, hindi po ako sure kung ito ay may kaugnayan doon sa gut microbiota natin. Ang maigi ay kumonsulta sa isang eksperto, doktor ho, ano, para ma-assess kung yun nga ba ang dahilan o baka merong underlying condition. Okay. Yung microbiota, ano ba, the more you cook, no, your food, the less microbiota there is. Not necessarily, ma'am. So, kumbaga ang nutrients ang ating pinag-uusapan doon sa pagluto, ano ho, saka may mga pagkain tayo na less heat applied ay mas nutritious. Yes, the more nutrients are
are conserved. So, halimbawa ang mga gulay, ano ho, kaya yung iba ay ayaw nila ng sobrang luto, yung latang-latang pagkaluto, dahil nga naman, kumbaga, nawawala ang ibang nutrients, volatile sila eh, with the heat, they evaporate. Oo. So, pag nawawala yung nutrients, kasama dun yung microbiota? Pag nawawala pong nutrients, pagpasok sa katawan ninyo, natin, mas less na po ang nutrients na maaaring makuha natin sa mga pagkain. Okay. Next, Ruth Prieto Diaz, Donna Kristen, at tinanong natin kanina, Criselda Reyes, ang gulay ay mataas sa fiber. Si Hadja Abedin from Qatar. Hi, Hadja. Natin to. Suki. Uy, si Mario, Doc Mario Kapanzana. Hello, Doc. Good evening, Doc. Si Doc, parelax, relax na lang. Daya, Juliano, naisan tayo. Okay, si Lai Songko. Criselda Reyes, ma'am, ilang minuto po ba dapat nguyain ang pagkain? Uy, maganda yung tanong niya. Okay, so sa kabuuan po ang, kumbaga ang sabi ko kanina, ang hormone na ghrelin, nakakapag-send siya ng signal sa brain natin na tayo ay busog na after 20 minutes pa ho. So sa kabuuan siguro ang ating pagkain ay dapat aabot man lang tayo ng at least 20 minutes po ano sa pag-upo natin sa table. At simula tayong kumain. So, kung tayo ay nagsimula pa lamang i-train tayo sa ganito at babagayang pagkain, pwede nating orasan na sana ay umabot man lang tayo ng 20 minutes doon sa... At least 20 minutes. Yes. Kung masyado mabagal, may effect ba yun? May negative effect ba yun? Nakikita ko lang kung posibleng negative effect is yung pagkaumay, maaaring kung matagal mong kaharap ang isang pagkain. Wala ka na ng gana, no? Yes, nagsawa ka na. Actually, totoo yun. Nagsesebo na minsan yung kinakain ko, hindi ko pa ubos. Okay, next. Si Jem Lapura. Ayan, watching from Caloocan. Ang ganda po ng topic ngayon. O si Donna Kristen, sabi niya, assess. O, thanks, Donna. Kilay Songko, ako po sobrang bilis kumain, kaya po siguro mataba ako. Si Evelyn Sudario, bakit sumasakit ang tiyan kapag may ano to, natira na pupo? Anong dapat kainin o gagawin? Bakit sumasakit to yung tiyan? Siguro to pag nagbanyo ka tapos hindi lumabas lahat. Sumasakit yung tiyan. May connection ba yun? Maaari po dahil ang ating... kumbaga ay bowel movement ay dapat regular. Kung hindi, kumbaga ito ay matatambak din sa loob ng ating bitukad. Ito ay hindi rin po makabubuti para sa ating kalusugan at maaaring manifestation niya ay ang pagsakit po ng ating tiyan. Pwede po kayo magpunsulta sa isang gastroenterologist kapag ito po ay persist para mas malaman ang inyong tamang gagawin. Okay, si Donna Kristen, thank you po. Cheryl Custodio, what's the difference between probiotic and prebiotic? Uy, maganda yung tanong niya. Okay, so ang prebiotic, ito po ay mga, kumbaga ay mga, makikita natin ito sa mga natural na pagkain, tulad ng gulay, frutas, and they have the role of enhancing the growth of beneficial bacteria sa loob ng ating katawan. Ang probiotic, ito ay mga live microorganisms na madalasang nilalagay, maaaring sa inumin, para kumbaga microorganism na siya, ipapasok po siya doon sa iyong katawan kapag ito'y ininom mo. So, madalang probiotic, i-enhance niya ang growth ng mga beneficial microorganisms. Yun essentially ang kanilang potential. Okay, next, si ayan, si Doc Mario. Ayan, hi daw sa atin. Hi, Jing. Next, Elsa Bautista. Shout out po from Davao, Sita Galit. Thank you po for this topic. Alam ko lang dapat kong kainin, Nancy Treyes. Ako, mahina pa rin daw yung kanyang internet. Nix! Si Nix Bristol. Ayan, text ka namin, Nix. Si Rosie Robiso. JL. Si J. Luke Vargas. Makakataba po ba ang pagtulog agad after kumain? Ano pong negative effect? Julia, yung matutulog ka agad after kumain. Ano ba yung definition natin ng agad? Ilang minuto ba o oras dapat after mo kumain ka matutulog? Yun ko ang, kumbaga ay ating hindi pa napag-aaralan eksaktong oras ho, ano ho. Pero ito ay ating, kumbaga ay, tinalakihan na rin natin yung
practice na ito na sinasabi ng ating mga nanay, lola noon na huwag ka kaagad matutulog. Hayaan mo mapunaw muna ang iyong kinain bago ka matulog. So, siguro ito po ay dahil na sa pagkatapos nating kumain, may trabahong gagawin ang ating mga organs sa loob ng ating katawan, pati ang mga microorganisms. Ano? So, kung tayo ay matutulog kaagad, then they will be put at rest. The work of the organs will be put to a stop and maaari nga itong hindi makabubuti sa ating katawan dahil hindi natin hinayaan muna na kumbaga ay matunaw na maayos at ma-breakdown niya ang mga molecules na nandun sa mga kinain natin at makuha ang energy. So, anong effect nun, Julia? Okay, so sabi po niya yata kanina, ito ay para siyang maaari. So sabi lang niya anong negative effect pag ikaw ay natulog agad after eating, no? Okay, so ang maaari po siguro maging effect nito ay yung maaari hindi ka kaagad matunawan, hindi ka nga matutunawan at maaari yung iba. Iba-iba po kasi ang sakit ng tiyan mo. Maaaring sumakit ang tiyan mo or yun, ganun ho. So, maaaring bloated ang pakiramdam ng iba dahil hindi nga kaano kumbaga na proseso ang kanyang kinain. How long does it take to digest the food? An hour ba? Yes, almost an hour po, sir. Tama. So, kailangan pala, kung matutulog ka, kailangan at least an hour after eating. Hindi pwedeng before. No? Yeah. Okay, next, si Geraldine Salvador. Good evening po. Nanonood po kami sa Kuwait. Thank you po at marami kaming natututunan. Si Sita Galit, Ma'am Julia, minsan hindi ko manguya, nilulunok ko na lang. Masama ba yun? Baka mabilaw kang kasita, ha? Kailangan may katabi kang pag magano sa'yo, tutulong sa'yo pag nabilaw kang at hindi ka makalinya. Actually, the digestion is a long process. So an hour actually is not enough for us for the digestion. So the whole process of digestion is 6 to 8 hours. Pero ang tanong po kanina ay, ilang oras kaya pwede ka nang matulog? Matulog, oo. So, one hour could be a safe option. Okay. So, masama naman yung ano nga, lunok ka lang ng lunok. Para mabilaukan. Hindi natin breakdown ang kinain. Oo, papapagod masyado ang mga microbiota. Ayan. Si Zelda Reyes, pa-shoutout po sa Ospital ng Tondo. Si Geraldine Salvador, binasa na natin to. Si Zelda Reyes, ang buto po ba ay hindi kayang durugin ng mga bakterya sa tiyan? Buto ng pepino. Pepino, buto ng... Kapag ka ito po ay inilabas natin na buo pa, mayroong mga pagkain na talagang hindi kayang ma-breakdown ng ating katawan. Ano ho. So, kaya nga hindi ina-advise na kainin ang mga ito. Pero ang buto naman ho ng pepino ay parang ano naman ho siya, nabibreakdown. Napoproseso naman po ito. Pero yung malalaking buto, katulad ng santol, kaya nga po hindi ito ina-advise na lumukin natin. Ma-breakdown ng ating. Okay, next si Rex Castante. Ayan, hi Miss Julia. Nicolo Ravenoli. Ma'am, paano po na-enhance ng gut microbiota ang absorption ng nutrients? Okay, so kumbaga siya po ay may kakayahan na i-breakdown. I-breakdown niya beyond yung kakayahan ng organs natin na durugin yung pagkain. Meron din sariling kakayahan itong mga buhay po sila at sila ay may kakayahan na lalo pang durugin at makuha at ma-extract ang mga nutrients na nasa pagkain po na ating kinakain. Okay, next si Donna Christen. Ano pong relationship ng gut microbiota, obesity, and diabetes? So, kanina na-discuss mo yung obesity, no? Sa diabetes, Julia, may connection ba yung microbiota? Okay. So, sa atin sa Pilipinas ay wala pa tayo naging pag-aaral nito. Ano ho? Subalit sa ibang bansa ay marami nang naging pag-aaral tungkol dito. Ang sinasabi ng ating data ay kapag ka ikaw ay overweight, maaaring malaki ang chance na ikaw ay maging diabetic. Siyempre kapag ka diabetic tayo, kumbaga hindi normal ang ating physiology at maaaring magkaroon na ng ito ay mga komplikasyon. No? So, ang maaaring magkaroon, mabuhay ang mga ibang uri ng bakterya more than the others, and that is not desirable kasi ang gusto nga natin ho ay
kumbaga may balanse sa grupo okay. ng microorganisms na nasa loob ng ato. Okay, si RDCDS, good evening, Mommy Julia! Galing kay Teacher Rita! Oy, Teacher Rita, nanonood. Thank you ha, Teacher Rita. Griselda Reyes, ilang oras po bang pagitan ng tanghalian at hapunan at breakfast? Okay. So, tayo mga Pilipino, talagang ganyan ang ating, meron pa nga tayong merienda ho. So, more than breakfast, lunch, and dinner. Correct. Tayong merienda in between. No? So, sa isa namin pong pag-aaral, ang sinasabi doon na lumalabas ay ang ating katawan physiologically ay gutom na siya, nagugutom siya at least after 3 to 4 hours. So, kaya dapat po, ang distance dapat ng isang meal from another is at least 3 to 4 hours. Mm-hmm. Kaya, yun, ang kadahilanan, ang basis for that is that doon pa lang, kumbaga, tumataas yung gradi natin. Doon pa lang siya nagsasabing, uy, gutom na ang mga cells mo. Gutom na ang mga body organs natin at mga body cells. Ano ho? Kaya lang, may mga instances na parang after 1 hour, lalo na pag bored tayo ay kumakain ulit tayo. Ano ho, yun ay maaaring signal lamang yun ng ating nasa paligid. Maaaring tayo ay nakaamoy ng something na masarap or may nadaanan tayong isang kainan. Kaya akala natin tayo ay gutom. Pero actually, dapat ang distance ng meal from 1 to 4 hours. Okay. So itong mga payo mo, no, Julia, siguro pwede mong i-summarize bilang panghuli? Okay. So, Mami Shin, gusto ko rin i-emphasize na ang ating gut microbiota ay nade-develop siya from in utero hanggang sa ating pagtanda. Ano ho? So, sa loob pa lamang siya ng isang nanay, mayroon ng kontribusyon ang mabuting nutrisyon para magkaroon ng healthy gut microbiota ang isang bata eventually. Okay? So, ang breastfeeding ay isa rin hong napakabuting paraan para maaga pa lamang ay magkaroon na ng healthy gut bacteria ang ating mga anak. Ano ho? So, i-encourage natin ang breastfeeding, healthy diet during pregnancy. And as we grow older, we also encourage people to eat a healthy diet and a variety of diet. For that. So, wala pong isang pagkain na makakapagbigay sa atin ng lahat ng nutrients o sustansya na kailangan ng katawan natin. Kaya, ini-encourage natin ang variety ng pagkain. At the same time, ito ay sabayan po natin ng pag-ehersisyo at pag-iwas sa mga bisyo para ang ating dugong gut microbiota ay maging malusog hanggang sa ating galing. Nako, thank you, Julia, ha. Si Julia, ano talaga eh, kalmadong-kalmado. Parang, marunong ka ba mataranta, Julia? Parang hindi ka marunong. Kalmadong-kalmado si Julia. Bagay ka sa online teaching talaga, Julia. Nako, salamat po. Galing, galing, galing. Ayan. So, ito, nako, may mga humahabol. Si Cheryl Custodio, what food po ba? What are the food that can help the microbiota? Ayan, ako may humahabol pa. Go, go, go. May silang. Okay, so kanina po ay pinakita natin sa slide yung ating pinggang Pinoy. So a balance of healthy foods in our plate is the way to go, ma'am. So eat lots of vegetables, eat lots of fruits, drink lots of water, and eat a variety of food every day. Yun po ang ating maipapayo namin sa atin. Ayun. Okay, so thank you kay Mommy Glow SB, kay Criselda Reyes, kay Nancy Treyes, kay Celso Feliciano, Cheryl Custodio, Bernardo Lagidon Jr. at si Sita Galit. Ayan. Thank you po sa lahat ng nagtanong, sa lahat ng tumutok. At syempre, thank you Julia. Si Julia Gubat ang ating pong science research specialist mula sa FNRI. So thank you Julia. O ayan, marami nang mabagal kumain dahil sa iyo. Mampayat ka rin. Siguro mabagal ka rin kumain. At kung meron po kayong katanungan, huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa aming tanggapan sa DOST FNRI. So mga nais po na
matutukan ang kanilang pagda-diet para magkaroon ng healthy body. Meron po kaming libreng nutrition counseling sa DOST-FNRI. So, meron din po kaming Facebook account. Check nyo lang po ang aming Facebook account. Pwede nyo na po kaming makontakt. Ayun. Thank you, Julia. Thank you to our FNRI family. Ayan, ako po yung nutrition ambassador ng FNRI, no? Dahil naniniwala po tayo sa halaga ng nutrisyon, regardless of the age. Di ba, Julia, no? Walang pinipiling edad ang magandang nutrisyon. Pero mga mommies, mga daddies, di ba, the earlier our children start, the better. So, kailangan makita nila sa atin, no? Yung tamang eating habits para mabitbit nila hanggang sa paglaki. So thank you again, Julia, sa ulitin. Welcome po. Thank you very much. Ako, excited akong mapanood kang natataranta. Kasi parang hindi ko ma-imagine. Nakakalmado. Para kang yung boss namin, si Carlo Patigbak. Cool na cool. Calm na calm. Sa gitna ng mga tanong sa Kongreso. So thank you, Julia, sa ulitin. Thank you din kay Mario, kay Nix, kay Eden, at sa atin pong FNRI family. At patuloy po tayong tumutok at let's check their Facebook page, their website, at napakahalaga po na maging armado tayo ng tamang impormasyon, lalong-lalo na pagdating sa nutrition. So thank you, Julia. Ayan, yung mga humahabol, Janina Villafuerte, ang galing mag-explain ni Miss Julia ng FNRI, the best. Thank you po. Si Lai Songko, thank you po sa aming natutunan, Miss Jing, at Miss Julia, Cheryl Custodio, thank you po. Si Gladys Rondina, thank you po, Miss Jing and Miss Julia. Si Mami Glo, ayan, thank you rin daw. At si Criselda Reyes. So, thank you, Julia. Bye! At salamat din po sa lahat po ng tumutok sa atin, sa lahat po ng nanood, at sa lahat ng sumama sa ating kwentuhan. Maraming salamat po. Please share this post, share this interview. Continue to follow our social media accounts. Continue to follow and or subscribe to my YouTube channel, Jing Castaneda. At patuloy po tayong maging magkatuwang sa pagtitiyak na ang atin pong mga anak, ang ating mga pamilya ay malusog at may tamang nutrisyon. Dahil lalo na po ngayon, ito po ang pinakamabisang panlaban para po sa COVID or against COVID, para po tumaas ang ating mga resistensya. So thank you, mga kapamilya. Tulad ng lagi nating paalala, lamang ang may alam. Thank you po. Bye. Jing Castaneda po.